Sa kapakit, si kapakit, hindi ako natatakot yan. Kung sabihin niya, hiwalay, hiwalay, hiwalay agad. Hiwalay agad. Ha? Yo, good morning mga kalakay. Magtitinda tayo ngayon. Eh, wala yung tatlong bago na kasama natin. Si Alexander the Great, si Kaloy the Pugi at si Boy Mahiyain. Magbabarkada kasi yung tatlong yun eh. Sabay-sabay nag-day off. Umuwi sa kanila, doon sa kabilang bayan. Yun ang hirap ng pagka may magbabarkada kang empleyado eh. Sabay-sabay nag-day off. Kaya ito, ako ngayon yung magtitinda doon sa isang pwesto. Sayang naman pagka hindi tayo nagbenta doon eh. Maraming maghahanap ng chicken skin doon. Malakas pa naman yung chicken skin doon. Sumahan niyo ako mga kalakay ha. Tara na. Lagay muna natin yung chicken natin. Tamang-tama na. Nakapagluto na si Kabakit. Ito, busy-busy si Kabakit. Naglilinis ng damo. Ayos ka lang ba dyan, Kabakit? Okay lang. Basta okay ka, okay lang din ako. Pahinga ka naman. Biro nyo, katatapos lang yung magluto ng chicken skin tsaka yung mga fried chicken. Ayun, naglilinis na naman ng damo dito sa bakuran. Talagang ganyan ng buhay. Kung hindi ka magsipag, walang magawa. Walang matatapos na gawain. Dito na yung ating ititinda mga kalakay. Ayan. Marami yata yung chicken skin ah. Sana ay makaubos tayo. Medyo tinanghali tayo mga kalakay kasi kulang nga tayo sa tao ngayon eh. Biro nyo naman eh, tatlong tao yung sabay-sabay na nag-pay off. Kaya ako na mismo yung tumapos dun sa mga gawain dun sa bahay. Tapos sina, yung pagbibilang ng manok, pag-chop ng mga chicken skin, pag-deliver. Ayun ako, dami ko nang nagawa. Mga kalakay, nandito na ako
Di ko na na-video yung pagdating ko dito. At kanina eh habang naglalagay ako ng chicken skin sa cup, at ang dami nang bumili oh. Hindi ko rin na-video dahil mag-isa ako eh. Oh, mayroon na rin akong nabinta. Yan. Hindi pa tapos nilagay yung lalagay muna tayo ng chicken skin sa baso. Bali, itong pwestong ito mga kalakay eh nasa baryo lang, pero ito yung pinakamalakas na nagbibenta ng chicken skin. Oh, kakaubos dito ng from 35 to 60 na cups ng chicken skin sa isang araw, at nakakaubos ng chicken ng mga 80 hanggang 100 na chicken. Ayan, magbibinta muna tayo. Chicken, sir? Ayan, magbibinta tayo. Okay. Thank you, sir. Thank you. Ni nanay? Mana? Lima sa babainte. Idad da daktel. Yung mas malaki daw. Piliin natin yung mas malaki. Daddarakkel. Legs. Yan, mas malaki. Dalawa. Tatlo. Apat. Tay? Tay. Lima. Ang hirap naman nung kano. Kibinta ako, nagkakamera ako. Yan. Thank you, running. Isang skin. Ayan. Malakatan, brother. Ayan. Dito lang yung diskarte. Ganyan ko lang diskarte dito. So, ito kasi corner kasi ng barangay ito eh. Kaya maraming tao. Boss, chicken skin, boss. Chicken skin. Sige, kuha ka na dyan, sir. Ano, sir? Isa. Isa daw. Eh, habang naglalagay ako ng chicken skin sa cup, bumibili. Kaya naaanta na yung paglagay ko. Ate, sa babaeng ti, chow. Why, ito sa babaeng ti. Ngiti kayo mo, chong, di nalasag? Ngiti na. Ay, di ka. Wala na yung dalasag na? O, yun. Pili kang chong. Sabi mo ito yun. Ngiti ka. Bumpag ka dito, ano? Nawantay para bantay ko, ta nagawid. Jay, kung kunig. Ay, Tagali ya. Kung kunig. Kung kunig. Pantalusya. Thank you, chong. Ay.
Habang nagtitinda tayo, mga kalakay, mapag-usapan natin yung tungkol sa mga empleyado yan. Yung nga, sabay-sabay silang nag-day off, yung tatlo, nagbigyan ko na dahil dalawang linggo na kasi silang hindi nag-day off. At biro mo taga dun sa ibang bayan. Yan, nahatid ko pa sila pagka umuwi sila. Kasi masisipag naman yung mga yon. Tsaka pinsan ko yung isa, si Boy Mahiyain. Kaya ako mismo naghahatid sa kanila. Yan. Karapatan naman ng mga empleyado yung pagkakaroon ng day off para makapag makapamahinga naman sila ng kahit isang araw, di ba? Kailangan nila ng day off. So yung nga lang sabay-sabay. Hayaan mo na. Basta importante masisipag sila at mapagkatiwalaan. 'Yun ang importante doon. Karaniwan na lang pag nagdi-day off yung mga tao namin sa halimbawa sa isang pwesto ay yun, kami na mismo ang pupunta dun sa pwesto at kami ang magtitinda. Kasi ang purpose namin una, sayang naman yung isang araw dun sa pwesto kung hindi tayo makapagtinda dun sa pwesto. Yung mga customer kasi pagka wala ka na nagtinda, hahanap sila ng ibang mapagbibilhan, o di ba? So medyo madi-disappoint sila pag lalo na pagkasunod-sunod na hindi ka nagtinda sa isang pwesto. Halimbawa tatlong araw kang hindi nagtinda sa isang pwesto ay tiyak na maapektuhan yung pwesto mo, lalo na kung isang linggo kang hindi nagtinda sa isang pwesto ay wala na yung mga suki mo na napunta na dun sa ibang mga kakumpetensya. Dun umihina pa ang pwesto, umihina yung pagtinda mo pag ganun. Kaya hanggat maaari ay diretso yung pagtinda natin sa ating mga pwesto. Maliban na lang kung wala talagang walang mailalagay na tao. Halimbawa meron akong lakad. Meron kaming lakad ni Kabakot. Ayun. Hindi kami makapagtinda pag nag-day off yung isang taga-tinda natin. At isa pa, para yung pwesto ay tayo na mismo yung magtinda, tayo na mismo yung makakakita kung ano yung nangyayari doon sa pwesto natin. Kaya paminsan-minsan ay tayo mismo ang magtitinda, no? Para makita natin kung ano yung sitwasyon doon sa pwesto natin. Kasi baka hindi natin alam yung pwesto natin kailangan ng ma-upgrade ganyan, o di kaya yung pwesto natin meron ng ginagawang hindi maganda yung taga-tinda natin. So maagapan natin yung mga negative, yung mga nagpapahina sa negosyo. Ayan. Kaya maganda talaga na paminsan-minsan tayo mismo ang magtitinda sa pwesto natin. A few moments later. Ayan, mga kalakay, pinasyalan ako ng aking mga anak. Ayan. Itong aking mga anak na kambal, si Jester saka si Jasper. Ayan, may dala silang, ano yan? Hoy, milk tea, may pa-milk tea, ha? Itong gusto ko yan. Yan, akin na.
Yun, oo, oh, may milk tea tayo, oh. Eh, sinong bumili niyan? Kami. Kayo? Wah, may pera, ha? Ayos, eh, merienda muna tayo, mga kalakay. Habang nagtitinda tayo. Si mama nyo, anong ginagawa doon? Natutulog. Ay, wawa naman, napagod siguro sa pagluluto. Ayan, tikman nga natin ang milk tea nila. Ayan, mga kalakay. Medyo maag-alauna na. Uwi muna ako, babalik na lang ako mamayang hapon dito kasi mas malakas daw ang hapon dito, sabi ng taga-tinda ko. Medyo inaantok pa ako, kaya itutulog ko muna. Uwi muna ako ng bahay, balik na lang ako, ha. So guys, this is our video for today. I hope na you like it. At nakapulutan natin ng isang idea, lalo na sa mga katulad kong nag-chicken. So mga kalakay, hanggang sa muli, God bless po sa lahat. Bye-bye. Mga kalakay, tandaan nyo ito, ah. Ako dito sa aking bahay, ako ang hari dito, ako ang hepe. Tigasin ito, eh. Tigasin. Hindi ako natatakot. Kahit sa kabakat, si kabakat, hindi ako natatakot yan. Kung sabihin niya, hiwalay, hiwalay, hiwalay agad. Hiwalay agad. Hiwalay. Hiwalay ang puti sa dikulor. Oh, yan. Naman. Yan. Pwede na. Baka, takala ko ako ang hippie dito. Ako ang hippie. Kita ko siya mo tikomander. Ano? Bakat. Tingnan ko. Mga kalakay, habang naglalaba tayo, ay kakanta tayo. Para sa mga katulad kong mister na naglalaba, itong kantang ito. La 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 Labadami, labang, labadami, labang.